Kwentuhang may kwenta sa TAF, kasama si Glock 9. Ginoong Aristotel, at sana ay makapulot tayo ng mga magagandang insights sa talakayan na magaganap sa hapong ito. Nais ko sanang ilagay sa konteksto ang kaganapang ito sa aspeto ng ating pag-aaral ng kasaysayan ng Pilipinas. Kung hindi ako nagkakamali, yung mga kumukuha ng Caspin 2, tayo ngayon ay maaaring patapos na sa period ng sa American period at gera, at marahil ay pumapasok na tayo sa post-war period. Ngayon, nararapat lamang na magkaroon tayo ng mga ganitong aktibidades dahil sa minsan, kung babasahin natin ang ating mga ginagamit na textbook, ang mga bagay na ito ay hindi na nakasulat. Dahil karamihan sa ating mga textbook ang tinatalakay ay mga kaganapang political, kaganapang may kinalaman sa ating ekonomiya, at yung iba naman ay may kinalaman sa pandaigdigang kaganapan. Ang aspeto ng kasaysayang kultural, kung saan nabibilang itong ating madidinig ngayon, ay madalas ay hindi na ito natatalakay sa ating mga babasahin. Kaya ito ay isang napakalaking ambag sa ating pag-aaral ng kasaysayan, dahil sa hapon na ito, nagkaroon tayo ng pagkakataon na makabiling at marinig ang musika na masasabi nating sumasalamin sa kung ano ang nangyayari sa ating lipunan ngayon. Siguro nakakasawa na kung manunod tayo ng ASAP, SOP, tapos sa mga FM. Simula nung ipatupad yung tinatawag na transformative learning. Dahil kinakailangang umisip kami ng iba't ibang mga gawain na pangklase para kumbaga ay ma-inspire yung mga estudyante dun sa mga leksyon. At naisip ko na dun sa huling module para sa Caspil 2, kung saan ang tinatalakay ay kontemporaryong suliranin ng Pilipinas, napaka-importante na bagay, no? Yung dalawang kanta ni Aris o ni Glock 9 para panimulan, no? Yung particular na module na yan. At ngayon nga, sa pagbubukas ng third term, habang nasa faculty room, ay nabanggit ko kay Shao na pinagagawa ko ito na aktibidad sa aking klase, at bala ko talaga na kapag ako ay nagturo ulit ng Caspil 2, ay subukan na imbitahan si Glock 9 dito sa Lasal. Swerte naman dahil si Shao ay nakatrabaho na rin ni Aris sa isang musical production ng Rocket, no? Tungkol dun sa pagdiriwang kay Rizal. At nag-offer si Shao na, "Ma'am, meron na po contact number." At mula nga doon ay nagpadala ko ng imbitasyon kay Ginoong Polis ko, hanggang sa ibigay na niya yung numero ng kanyang manager, handler. At doon na nagsimula yung haba-haba na komunikasyon. At natutuwa nga ako dahil sa una pa lang, sinabi na yung March 7 na una na namin sinet, ay free pa yung kanyang schedule. So may tuturing na napaka... Somehow may isang parte sa akin na nagsasabing isa siyang failure. Isa na lang siyang rebulto. Alam ng bawat Pilipino na siya yung ating pambansang bayani. Pero sa tingin ko, hindi nila alam kung ano talaga yung pinaglalaban niya. Bakit ba si Rizal yung nasa piso? Sinasabi nila dahil number one yung piso. Sinasabi madalas na natatapos na si Rizal sa pagiging isang monumento. At pag tinanong mo sila kung ano pa yung pagkakalala nila kay Rizal, wala na silang masabi kundi, siya yung sumulat ng El Filibusterismo, Law No Limit ng Hurry, at natatapos na din. Ang Pilipino hindi na ganun na ka-appreciate ang mga ginawa ng mga bayani noon. Hindi yata lahat ng masa ay nakakilala kay Jose Rizal.
nakikinig kay Jose Rizal. At patuloy na ayaw pakinggan si Jose Rizal sapagkat kung si Jose Rizal ay papakinggan natin, siguro yung mga elite at yung mga politiko, sana mas may concern sila sa kapwa-tao nila. Eh, hindi ang ginagawa, ninanakawan tayo eh. Siguro kung nagubuhay ka si Rizal, manlulumo siya sa sitwasyon ng society. If you would see the many problems ng Pilipinas, probably hindi niya rin nakita noon, he would be stunned. Para siyang isang documentaries na gusto niya ipakita, ito yung totoong nangyayari. Kung si Jose Rizal ay buhay noong 1996, 100 years after his death, sino kaya siya? Nauso yung mga pelikula. So sabi ni Joel Torre, he could have been a filmmaker. He intended to fight when he wrote the Nolimitangere or the El Filibusterismo. Pero if that is the case, then that is also the type of art that I do. That it should talk about society. Kung ngayon siya nabuhay, si Glock 9, si Rizal, very talented. Mas ang audience, no? Siya yung nag-expose ng mga kabuktutan ng pamahalaan at ng lipunan natin. Bakit nag-a-abroad ang mga magagaling sa atin? Masyado na ang kolonyalismo natin at ayaw na tumira sa Pilipinas. Bakit hindi nagsasawa sa poder, sa pwesto, yung mga nakaupo? Hindi lahat ng sinasabi ng mga taong natin sa posisyon ay tama. Ito yung mga sinabi ni Rizal na sinasabi ni Glock 9 ngayon. Parang baka nga hindi na siya magpapabay sa Luneta kung alam niya lang yung mangyayari after 100 years. Kasi si Rizal, tao lang din yan. May kalakasan, may kahinaan. Ano ang kahinaan mo? Talunan mo, kasi yun ang ginawa ni Rizal. Nilampasan niya yung mga kahinaan, yung mga insecurities niya. May insecurities tayo natin, pero nilampasan niya. Tulad naman ni Pacquiao, kung gusto mong hanapin si Rizal, kung nabubuhay siya sa panahon ngayon, tumingin ka sa sarili mo, kasi kailangan natin na lahat ng Pilipino ay maging Rizal. At hindi lang maging Rizal, maging Bonifacio, maging Ninoy Aquino, di ba? At marami pang ibang mga bayani natin. So kumbaga, ilabas mo yung kabayanihan sa iyong loob. Sapagkat tayo mga Pilipino ay natural naman sa atin na may kabutihang loob at kabayanihan. Ano ang Glock 9? Nag-start po kasi ako mga 1996. Lolo. Ayan. 1996. And yung mga rap names ng mga rapper that time. Sina Eazy-E, Snoop Dogg, Dr. Dre, BG Knockout. Mga ganun po yung mga klase ng mga rapper. So tama kayo na yung nakikita no, nung nakikita ko nung yung 1999. Meron namin tayong mga ano, ginawa gagawin. 1997, 1999. Opo. Ah, kayo nga yun. So parang ano, sa bilang Glock 9, yung pangalan ninyo, ano yung gusto nyong ipakita sa tao? As Glock 9. Parang ano ba, explosive, gano'n? Nagkataon lang kasi na yun naging pangalan ko. If ever siguro kahit anong naging pangalan ko, lagi kong sinasabi na hindi wala itong connection sa kung ano man ang music na ginagawa ko ngayon. So siguro mas kung meron mang magandang epekto yun sa akin, madaling matandaan. Kasi katulad ng Cloud 9. Sir, ano ito? Kasi lagi ko namin kayo... Sir, lagi namin kayo nakikita sa entablado, sa stage, sa television. Pero, sir, sino si Glock 9 sa likod ng entablado? Honestly, ako din yun eh. pag pumupunta nga yung mga ibang... Ayan. Profile. Yeah. Pag nagpupunta kayo ng interview sa akin sa bahay, opo, nagugulat sila dahil literal na nakapangbahay lang ako. Ako yung tipo na gusto ko yung sira-sira yung damit ko sa bahay kasi mas comfortable and mas press ko. So, minsan inaaway nga ako ng misis ko dahil okay lang ako pumunta ng SM na ganun ang suot ko. So, siguro sa isang punto lang na-realize ko na medyo hindi nga yata appropriate pagka gano'n na medyo butas-butas yung shorts. Hindi lang ako kaya. Pero, yun, nagbibihis naman ako ng ano. Pambahay pa rin, pero hindi na butas. Parang hindi kayo nagpabahay. Pabinsan kasi nakikita namin yung transformation nyo. Pero parang
kung yung norm, yung inyong ordinaryong self, yun pa rin yung dati rin yung pinapakita no, noong mga 90s tsaka noong early 2000s. Siguro nag-iiba lang ako ng personalidad ko. If ever nandun ako sa punto na magpo-perform na ako, siguro kailangan ko mag-focus ng sobra-sobra siguro para matapos ko yung performance na kailangan ko. Natatawa nga ako kasi kanina, sumakay ako sa kotse ni Nasir Black, ano? Tapos siya yung nagda-drive. Tapos pag nagsasalita siya sa mga kamag-anak dito sa mga kasama namin sa kotse, parang yun din yung boses niya sa recording, parang doble pa din. Nakakatuwa. Anyway, so yun, at least meron tayo, ano, no? Di ba parang doble si Black Knight? At least meron tayong ideya kung ano siya. No? I can really say na napaka, parang si Boy Abundan na robot din. Ano? Oh, napaka-humble ni Sir talaga. When I saw him, sa when I first saw him doon sa project natin na Rock Rizal, napaka, parang walang ere si Sir. No? Huwag sana lalaki ulo niyo, no? Pero sana, ano, pagpatuloy niyo, Kuya. Thank you, bro. Yeah. Ayun! Okay, so medyo magtatanong po ang isang estudyante natin, ano, ang ating co-host, isang napakagwapo at napakatalinong Rodrigo Wong. Yung ikatlong tanong po, para sa inyo, ano ang papel ng artist sa isang linggo? Sinabi sa akin ni Francis Magalona before, yung ginagawa namin yung isang kanta ko sa mga naunang album ko. Sabi niya, may binigyan ka ng Diyos ng regalo to influence people, especially ma-influensya yung mga mas nakakabata sa iyo. Ang tanong doon, paano ko gagamitin yung regalo nila? Simula nun siguro, doon ako nakaisip na mas siguro dapat maging responsable ako sa kung ano yung isusulat ko at kung ano yung sasabihin ko. Dahil may mga oras nga na yung magpapapirma sa'yo ng pangalan mo sa kapirasang papel. Ay 7 taon, 8 taon, ayoko namang lagyan ng medyo hindi appropriate na imahe yun sa isip niya. So, yun siguro ang para sa akin, malaking bagay na kung makakapag-instill ako ng positivity sa, lalo na sa mga bata. Yun lang siguro yung pinakamalaking obligasyon ng isang artist. Wow, salamat sir.